social media mo and sometimes hindi maliwanag sa tao what it means. Ikaw ba, do you feel the need to explain it or you don't have to explain anything? Ako kasi yung tipong tao na hindi talaga ganun kahilig sa social media. And as much as possible, meron akong mga hours every day na ina-avoid ko talaga yung mag-focus sobra sa cellphone. Kasi once I'm too exposed to social media, I feel na parang nawawalan ka ng time to meditate, to think. So for me, if I post something, I always want to post something that's positive or parang to share something good to the world. Pag nagka-love life ka ba, i-share mo sa social media? Aabangan namin yan. Mga photos niyo. No. Kasi di ba natutuwa yung mga fans eh? Parang hindi ata ako yung tipo tao na mag-share ng love life sa social media. Hindi ko alam! Kasi? Kasi before na gawa ko na yun. Nagawa ko na yun before and it didn't work out too well. And parang it always ended up na parang, why did you stop posting? Tapos magtatanong yung mga tao na, break na ba kayo, ganun. Yung mga ganung klaseng questions. And it's always hard to explain yung mga ganung dahilan pa sa ibang tao. Nung time ba na yun na, of course that's in the past na, no? Meron ka bang time na sinabi mo sa video mo na, ano ba talagang pakialam nyo kung nag-break kami o hindi? May ganun ka ba minsan kahit na alam mong artista ka? I think yung pinaka masakit was to kung for example you parted ways already with someone tapos ikaw you've already accepted it pero every time people see you because pinagpo-post mo sa social media every time someone comes up to you they always ask bakit na pala kayo na ganito tapos the fall a few days later ay totoo ba yung sinabi nila sa news na nag-break kayo dahil sa ganito? So it's parang paulit-ulit mo ini-explain yung isang bagay na kahit naka-move on ka na, parang it always comes back. So parang ako na-realize ko na there are some things na better not said to too many people. It's always good to always come off clean with your friends and to other people, but wag naman too much. Last question ko. Pero pangga po naman na as celebrity, syempre, people want to know. Oh, of course, of course. As a public figure, parang a part of you is always gonna be with the people who watch out sa mga ginagawa mo. But do you think may boundaries pa rin that? Ano yung mga limits? Ano yung mga limits doon? Siguro, yung mga limits lang would be parang if they snoop too much into your personal life. But as long as these people are genuinely concerned and hindi naman yung parang hate comments yung sinesend nila sa'yo, it's fine. Thank you! Ngayon, I'm actually looking forward sa mga future cosplay events. Next week, meron akong upcoming cosplay event again. And asaya kasi parang sobrang lumalaki na yung cosplay community. Back when I started years back, back in 2000. Hindi, oo. Kasi back then, nag-ano ka. Ano yung tinu-cosplay ko yung cosplay na yun? Character. Ako, I cosplayed si Freya. Tapos naalala ko yung una niyang cosplay was si Amane Misa. Doon kami nagkakilala ata sa Ozin ba yun? I can't remember what event before. Do you think cosplay is something you want to do? Parang how... Oo, it's a thing na hindi ko talaga ikagwit. Kasi I love cosplay. I love watching animes. I love playing video games. So every time there's a video game na gustong-gusto ko talaga, na-inspire ako to cosplay that character. So it's not something that I will outgrow. Siguro eventually lang magta-transition ako to different kinds of genres na for the characters. But yun, I still love doing it. Pinapanood ko? Since it's start of the new year, inulit ko yung fruit basket. So it's about yung iba't ibang mga animals ng yung mga, for example, Year of the Rat. So parang yun yung theme niya. Because nag-start na yung 2020. It's Myrtle, one question. Ano yung masasay mo that kasarado na ang GMs? Ang ABS. Hindi baka hindi sakali hindi marinig. Yes, sakali hindi marinig. I actually
actually don't have an idea about that, so hindi ko alam kung ano sasabihin. But it's nice to meet you. Hi. Ano lang message mo kay President Duterte dun sa franchise renewal? Wala din ako mag-comment about that. I don't think I'm the right person to give any opinion on that. Pero you're not worried if ever hindi siya ma-renew, alam mo yung life. Ako naman personally, I can't really say anything as long as there's not anything definite. So, wala pa po akong mag-comment dyan. Pero pag sa mga, kunwari sa mga taping sa ABS, ano yung mga usually na pinag-uusapan? Napag-uusapan ba yung franchise renewal? May ano ba? Na-mention siya, but I don't want to release the comments na sinabi sa akin ng ibang tao as respect to them. Going back to natin, nung during depression niya, depression period niya pa, nag-message ka ba sa kanya or nalaman mo ba na dumadaan siya sa ganong kalagayan? I think it's too much of a sensitive topic for me to talk about sa mga interviews, so I'd like to pass on that. It's such a heavy topic na I don't think I have the right to comment on. Any plans this coming love month? Yun nga, meron kaming event here with New Bay. So, hopefully makahanap kami ng bay for my Valentine's Day. Wow. Ideally, ano ba yung guy is someone na makakasundo ko maglaro ng video games. Ako ngayon, hanggang ngayon, Ragnarok pa rin yung nalaro ko. Sobrang, isang year na ata ako nag-a-addict sa game na yon. Pero wala, hindi pa rin ako nagsisawa. The guy for you, kailangan mag-game. Could be. Para we have something in common na magkakasundo kami. At parang last time, di ba, sumali ka sa isang international competition para sa mga online games? Yes. This year ba, may plans ka ba na to join again? Actually, dapat magkocompete ako sa Thailand, but natalo ako sa Thailand again? Di ba Thailand din last year? Dapat for Ragnarok, kaso na ano ako, na nung semifinals na nalaglag ako. Hindi ako nanalo. So, sadly, pero hopefully sa mga future tournaments, makapasok. Go.